Oras na hapon sa inyong lahat. Thank you, ah. Noong huling Lunes ng Hulyo ng taong kasalukuyan, sa liwasan ding ito, naganap ang formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng buwan ng wika na pinangunahan ng Komisyon ng Wika at ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga sining na may tengo sa isang bansang Pilipino. At nakalulugod kong maging bahagi muli tayo ng isang mahalagang palatuntunan na may kaugnayan pa rin sa nasabing pagdiriwang. Ito ay ang patimpalak sa sabayang pagbikas na itinuturing na isang masining na pagkakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa ng malakas ng isang koro o pangkat. Isang matimbang at maindayog ng pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang masining at madamdamin. Isang pamamaraan ng masining na pagbigkas sa pamamagitan ng sama-sama, magkakatugma, magkakabagay at magkakatubong tinig. Isang tuloy-tuloy na aliw-iw ng mga salita. Isang pandulaang pagtatanghal ng isang akdang pampanitikan na ginagamitan ng mararaming tinig na pinag-isa sa pagbigkas, kundi man sa pinagugma sa masining na paraan. Naglalayon itong linangin ang kasanayan sa isang mabisang pakikipagtalastasan. Masanay sa mga tamang pamamaraan ng pagbigkas ng mga salita at mga pangungusap at mapagtuunan ng pansin ang paraan ng paggamit ng wika tulad ng pagpapahayag ng damdamin, paghihikayat at iba pa. At ngayon pa lamang ay pinaabot na natin sa lahat ng mga alahok ang ating taus-pusong pasasalamat at pagbati sa kanila dahil batid namin ang panahon na ginugol niyo upang mapaghandaan ang inyong natatanging presentasyon ngayong gabi. Kung maaari nga lang sana na lahat ay may huwing papremyo. Pero siyempre, pipiliin ng mga piling hurado kung sinong itatanghal na pinakatampok sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na narito ngayon at sama-sama nating pahalagan at patuloy na linangin, pagyamanin, gamitin at ipagmalaki ang sariling wika natin. Dahil sabi nga ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isla. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, isang karangalan na ipaglala ko sa inyo ang katangi-tanging pinuno ng ating lokal na pamalalungsod. Di maitatanggi siya ang pinakasikat ngayon at tinitingala ng marami dahil sa ipinamamalas niyang sipag, gilas, dedikasyon at sinseridad sa paglilingkod sa ating lungsod. Mga kaibigan, salubungin po natin ng malakas na palakpakan ang ating minamahal na punong lungsod, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Tomagoso. Maupo po kayo. Maraming salamat, kagalang-galang na pangalawang punong lungsod, Doktora Hani Lacuna. Palakpakan po natin. Sa ating tagapagpamahalang pangkalahatan ng ating Division of City School, Ma'am Jenny, ang ating kuminamahal Doktora Jenny Rose Corpus. Sampu ng mga kasamahan niyang principal, turo, at mga mag-aaral ng pampublikong paaralan sa buong Maynila
mga staff. No? At iba't ibang kawani ng pamahalaang lungsod. Meron lang po akong request. Pwede bang makisuyo yun lang for the past? Nakaraan ng ilang linggo na. Lagi po tayong binibisita ng mga kani-kaniyang embahada ng iba't ibang bansa. Kalalabing dalawa na tayo. Pero kung di man kalabisan sa inyo, lagi silang natutuwa kapag sila tinutugtugan ng musiko. Ang ating pong banda ng Maynila, palakpakan natin. Natutuwa yung ating mga bisita lagi. Dahil kakaiba daw ang lungsod ng Maynila. Sa ating mga bumubuo ng ayensya ng turismong lokal, mga staff, kawani, at siyempre sa nakakita ng direktor, OIC director ng ayensya, siya rin ang direktor ng programa. Ayan po, si Mr. Charlie Lungong. Hands on. At sampu ng iyong mga kasama, maraming maraming salamat sa inyo. Sa ating mga kusihal na nandito, kusihal Dr. Louis Chua ng Sampaloc, kusihal Awisia ng Distrito Tondo, kusihal Science Reyes ng Sampaloc, kusihal Lou Veloso ng Pandacan, Santa Ana, San Miguel. Tatlong lugar kasi yun. Unlike in District 4, Sampaloc, ang Distrito Tondo, 2nd District. At taga-Tondo rin, 2nd District, Crucial Benaventura, si Ate Jem. At Crucial din ng Sampaloc, Warty Quintos. At mga kawani ng Konseho ng Maynila, magandang-magandang araw sa lahat ng estudyante ng UDM. I love you too. At mga estudyante kabataan, ang iba't iba pang eskwelahan, privado, hindi ko alam kung may taga-PLN ngayon dito, na batang PLN, at sa lahat ng mga bisita namin, mga, alam ninyo, naging tahanan na to ng mga vlogger, sa lahat ng vlogger, maraming salamat sa inyo, dahil sa ginagawa ninyo, hindi niyo po ako tinutulungan. Ang tinutulungan niyo po ay siyudad ng Maynila upang ipalaganap ang mga magagandang nangyayari sa ating lungsod. Maraming salamat sa mga vlogger. At siyempre sa ating mga bisita na burado ngayong araw na ito, maraming salamat. Ako naman hindi magpapakahaba dahil mahaba pa o ang pila ng mga tao nag-aantabay sa akin sa opisina. Eh, una, maraming salamat sa Diyos. Ito'y ikalawang linggo na programa itinataguyod pang kultura ng Manila Tourism Office. At ikalawang linggo, akalain mong nag-uulan ngayon, pero ikalawang linggo na rin, walang ulan. Maliwalas. Ewan ko lang pag kumanta na kayo mamaya. Pero magkaganon po man, bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon Diyos. No? Na magkaroon tayo ng maayos na panahon ngayon. Masya po ito, maaari kayo'y nakapanonood ng mga pagsasaayos sa kalye, paglilinis,
pagtutuwid ng mga baluktot, pagtatama ng maling nakasanayan na kaisipan sa lungsod ng Maynila, pagpapayapa, pagpapanatag, pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao, bagay din na aming hindi kinakalimutan sa pamahalaang lungsod, sa tulong na rin ng Manila Tourism, ang pagpapayabong pagpapaalala ng mga tradisyon, kultura ng ating bansa. Dito sinisimulan sa Kapitolyo ng ating bansa ang ating kinabibilangan lungsod ng Maynila. Kaya po, sa maliit namin kaparanan, sa unang aming mga kasama, maraming salamat sa Dibisyon. Maraming salamat sa Division of City School. Maraming salamat sa kooperasyon ng mga principal at guro at kani-kaniyang mga paralan. Ito ay hindi para sa amin. Para ito, sa pangkalahatan. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas, walang gustong pumunta sa lugar na ito. Walang gustong tumambay. Ni umupo rito, walang uupo. Ito po yung Taytay Island. At ang nakalulungkot, hindi kaila sa inyo, siguro hindi naman malabo ang mata ninyo. Isinasaad sa likod ko, sa pader na ito, ang kartilya ng Katipunan. Mga bagay na naging basihan ng ating mga bayani na katulad ni Andres Bonifacio na nagbuwis ng buhay kung saan bigyan ng kalayaan ang mga Pilipino, ang ating bayan. Sa mga salitang iyan, dyan, marami nang namatay na naging bayani ng ating bansa. Pero matagal na panahon, ikinipit-balikat na lamang ng mga liderato ng syudad yung mga ganitong simpleng bagay na tanging pagpapaalala sa mga susunod na henerasyon na kapag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, gumawa ka ng kabutihan sa iyong bansa, ikay kikilalanin ng Estado panghabang buhay. Kaya maging lugya sana sa lahat ng pangangalaga sa ganitong klaseng o simpleng bato at tansok na ito'y mabigyan ng paggalang at pagpapahalaga. Gagamitin ko ang sinabi kanina na binanggit ni Vice Mayor Hany Lacuna na sinabi rin ng mga bayan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa parokya. Yun din ang ibig sabihin ng ating minamahal na pangalawang punong lungsod. Kaya po sa inyong lahat, mga kababayan, ito'y napakasimpleng programa. Pero ito yung mga bagay na simple na kung saan nakaligtaan na. Hindi na pinapansin. Mahalaga na lang ang wifi. Mahalaga na lang ang internet. Mahalaga naman yan ngayon. Hindi yan ikinukupli. Yan ay bahagi na ng ating buhay. Komunikasyon. Pero yan ang mga bagay din na teknolohiyang maaari nating gamitin upang palawigin ang ating kaisipan at kaalaman sa tunay na nangyari sa nagdaan upang malaman natin kung saan tayo napapabilang. Tayo ay Pilipino. Tayo ay nakatira sa bansang malaya na kung saan ang mga taong nakikita natin mga estatwa ay nagbuwis ng buhay para sa tinatamasa nating ngiti ngayon, kaligayaan bukas at kalayaan sa darating na mga araw pa. Kaya mga kababayan, ang akin lamang pakisuyo, buong kababa ang loob na nakikisuyo ko sa inyo.
na sana ay papanatalihin yung malinis ito. Wala pa naman akong request, wala pa naman kayong request na hindi ko binigay. Sabi niyo, lagyan ko ng basurahan. Lagyan ko ng basurahan. Lagyan ng ilaw. Lagyan ng ilaw. Paliguan, nilibagan ko po. Inalis ko ang libag. Makikita ninyo, kulang-kulang na ang metra. Nagpakilo na. Pero, pasasamba sa awa ng Diyos. Ito'y magtutuloy-tuloy. Hindi po ito bating panimula lamang. Sa bahagi ng liham, marami siyang bahagi. Wala pa po tayo sa bating pangwakas. At pagkatapos ang bating pangwakas, may tinatawag pang lagda. Kaya malayo pa po ang tatahakin natin. Ngayon, gusto po ba natin magtagumpay? Gusto niyo bang may pagmalaki niya naman muli na ako ay Batang Maynila? Tulungan niyo kami. Kailangan namin ng dulo. Kailangan namin ng pakikisa ng lahat. At sana yung hinihingi namin tulong ay hindi na kailangan abisuhan. Ang hinihingi namin tulong ay kusang loob na pagsunod, kusang loob ng pagtulong, kusang disiplina. Kapag kaya na ginawa ninyo, nagsama-sama tayong lahat, ay tingin ko naman, siguro naman, may kakahinatunan o may pupuntahan ang lungsod ng Maynila 3 taon, 5 taon, 10 taon, simula ngayon. Ang Maynila, dalin mo ang bandila, sabi sa awit ng Maynila. Sapagkat sa ayaw sa gusto ng ilan, ilang siyudad man dyan, hindi pwedeng kunin sa lungsod ng Maynila ang pagiging kapitolyo ng bansa. Yan ang hamon sa ating lahat na mga batang Maynila. Patunayan natin na tayo ang laging mangunguna. Tayo ang laging tutularan ng lahat ng mga lokal na pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Tayo, mga mamamayan, ang tutularan din ng mga kapitbayan natin sa buong bansa. Kaya natin ito. Minsan na itong nangyari, ipagtanong ninyo sa inyong mga nanay, ipagtanong ninyo sa inyong mga lolo't lola. Minsan nang sikat ang lungsod ng Maynila. Nangalubog, nangalugyot. Pero bagay na sa tingin kong minsan na natin nagawa, kaya natin muling gawin. Sapagkat hindi siya imposible, mano pa kung lahat tayo ay sama-sama. So muli, kayo po, sana ngayong hapon na ito, maging malugod, maging masaya. Ano man ang inyong kinakaharap na personal na suliranin sa kani-kaniyang buhay, pagpasa Diyos nga, niyawa ang Diyos, makakaraos din tayo. At muli, hindi man lahat mananalo. Lahat ng sumali sa programa ito para na rin kayong nanalo sapagkat yan ang audience ninyo, mga kababayan. So sa mga bata, I love you ba yun? Pero parang mas masarap pakinggan pag Tagalog. Mahal din kita. Uli, ito ay hindi ko handog. Ito ay handog ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa inyo na mga batang Maynila. Manila, God first. Yan po ang aking pinakamamahal na punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat po. Inspirasyon po kayo sa pagmamahal sa lahing Pilipino, sa kulturang Pilipino, at sa wikang Pilipino. Alam ko pong sabik na ang lahat para sa formal na
pagbubukas ng paligsahan. Ngunit hayaan po ninyong basahin ko ang orientasyon ng paligsahan. Ang timpalak ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral sa baitang 7 hanggang baitang 10 na mga paaralang sekundarya sa sangay ng Maynila na may 2 tagapagsanay ang bawat pangkat ng kalahok. Ang mga mag-aaral na kolaboratibong lalahok ay bubuuin ng 20 hanggang 25 lamang. Ang mga kwalipikadong pangkat ng mga mag-aaral na lalahok sa panlunsod na Patimpalak ay ang mga nagwagi sa pandistrito Patimpalak na isinagawa na ng sangay ng mga paaralang lungsod ng Maynila noong 16 ng Agosto. Kung kaya't ang mga inaasahang kalahok sa panlunsod na paligsahan ay 6 na pangkat lamang na nagmula sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Ang pagtatanghal ay pamamala sa loob ng 10 hanggang 12 minuto lamang.